Magdamag nakaranas ng pagulan ang lalawigan ng Batangas sa pagdaan ng Bagyong Ruby. Sa kabila naman ng panawagang lumikas, ilang residente pa rin ang piniling manatili sa kanilang mga tahanan. May live report si Katrina Son. Katrina! Hating gabi nga ano nang maranasan natin yung kalakasan nitong bagyong si Ruby dito nga sa Batangas. Talaga namang malakas yung ulan na sinasabayan pa ng malakas rin na hangin. At ngayon nga ay humina na konti itong ulan, ngunit tuloy-tuloy pa rin nga ang buhos nito. Mula nang naglandfall kahapon ng Bagyong Ruby dito sa Batangas, halos walang tigil ang buhos ng ulan. Buong magdamag na nakaranas ang Batangas ng pabugsubugsong pag-ulan. Sumasabay pa rito ang malakas na ihip ng hangin. Sa lakas ng hangin, ang mga puno tila sumasayaw. Ang tent sa isa sa mga evacuation centers na punit at nilipad ng hangin. Ngunit sa kabila naman ng pagpapa-evacuate sa lahat ng nakatira sa mga coastal barangays, may iba na pinili na lamang magbantay ng kanilang mga bahay. Yung mga mangingisda nga dito sa Barangay Wawa sa Batangas ay isang linggo na raw na hindi nakakapangisda dahil nga sa bagyong si Ruby. At ngayon nga na naglandfall na ito dito mismo sa Batangas ay pinili ng mga mangingisda ito na hindi iiwan ang kanilang mga tirahan para bantayan ito. Ay kami ho ang bantay dito sa aming bahay. Dahil kami ho hinadala na nung isang bagyo. Lahat ng aming bubong ay wala nakapagtali, nabulwas. Nakaba ng dibdib. Eh wala akong magawa, bantay ho din sa bahay. Bantay muna, gawa ng ang gamit nga ang inakuna namin. Sayang naman kung hindi mababantayan. Simula naman alas 4 ng madaling araw ay nagsimula na namang lumakas ang hangin pati na ang ulan dito. Samantala, Ivan, simula rin ang naglandfall ang bagyo kahapon, halos walang katao-tao nga sa mga kalsado dito at patuloy pa rin nga ang pagpunta ng mga evacuees sa iba't ibang evacuation centers. At kung hindi nga hihinto ang pag-ulan ngayong araw, ay posibleng patuloy pa rin nga itong madagdagan. Ivan? Maraming salamat sa iyo, Katrina Son.